Kamusta mga katagumpay? Sobrang saya ko lang kasi sinasamahan nyo ko sa lahat ng lakad ko, lalong-lalo na sa clearing operation dito sa Cabuyao, Laguna. At gusto ko lang sabihin sa inyo na na-appreciate ko yon. So lahat ng lugar na pwede nating puntahan para ma-update ko kayo, para masabi ko sa inyo, malayo man kayo sa inyong lugar, lalo-lalo na dun sa mga taga-Laguna dati na lumipat ng ibang bahay at yung mga nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya na hindi na nakakatigil dito sa Cabuyao, Laguna, ay hanggat maaari ay ibibigay ko sa inyo yung eksaktong klarong impormasyon para kahit hindi kayo umuwi dito sa Laguna, sa Cabuyao, Laguna, ay maibigay ko sa inyo yung update dito sa kalinisan dito sa Cabuyao, Laguna. Alright, malaking bagay yung nababaan tayo ni Pangulong Duterte ng clearing operation sa lahat ng lungsod. Okay, ngayon, gusto lang i-share nyo mga katagumpay yung clearing operation sa Barangay Banlig, City of Cabuyao, Laguna. At napakasaya dahil itong video na to, ayan yung ilalabas ko, yan. Piplay natin yan ngayon mga katagumpay. Gusto ko samahan nyo ako, sabay-sabay natin panood dahil hindi ko pa ito napapanood. Okay? Maraming salamat mga katagumpay. At i-play na natin. Tingnan natin yung clearing operation dahil sumama daw ang ating pangalawang lungsod na si Vice Mayor Attorney Leif Opinya. Okay? So, play na natin. In 3, 2, 1, let's go. Play! So, nandito lahat, pati environmental police, nandito mga katagumpay. Ito! Si Vice Leif, ang ating pangalawang lungsod. Okay, check natin kung nasan silang park. Ayun, nasa Banlig sila. Alright, ito si Vice. Ayun, sa likod si Consular Ariel Berring. Check natin. Kasama nila ang buong task force. Okay, lahat ng klaro. Yung nakapalibot kay Vice Leif, lahat yun ay environmental police, tapos yung mga naka-civilian, hindi ko alam kung yun ay mga volunteer. Okay? Check natin. Ayan o, sama-sama sila. Okay ang Cabuyao, ayos. Ayun, ang head ng CDRRMO, si Sir Rudy Derez, at ang head ng environmental police, yun yung kumamay na isa, ito. Ayan, na si Sir Erwin Buot. Napakasipag nilang lahat dito sa Cabuyao. Nagtutulong-tulong sila pagdating sa kalinisan at sa pag-unlad dito sa Cabuyao. Ito siguro yung intersection ng papuntang Mamati. Dahil yun yung Jollibee. Ang tapat niyan ay yung 7-Eleven. Alam ko. Alright? Nasa highway sila, mga katagumpay. Okay. Pinaplano nila. Nagko-command si Sir Erwin Buot. Alright. Stop muna natin. Okay, stop. Dito mga katagumpay, gusto ko lang magbigay sa inyo ng komento na nakakatuwa dahil kahit hindi empleyado ng munisipyo, may mga ilan nila na nagvo-volunteer na gusto nilang tumulong. Dahil nung nakasama ako dito sa Poblacion 3, yung napansin nyo sa video ko before, ay may mga ilan nila na gustong tumulong na kahit walang sweldo, basta gusto lang nilang luminis yung Cabuyao, ay willing sila, okay? Willing sila mag-volunteer na maglinis dito. Okay? Proceed tayo. Maganda sa video na to kasi nakalive to nung kinuha ko. At on act yung mga nangyayari. Magandang bagay yung nandito yung pangalawang lungsod ng Cabuyao dahil mas makikita ng bayan na hindi lang sila basta nakaupo, personal silang pumupunta sa mga lugar at tumutulong kahit alam natin na busy sila, tumutulong pa rin sila. Okay? Wala akong masabi sa lahat ng staff, lahat sila masipag, trabaho kung trabaho. Yes to cleanliness. Dalawa yung uniform ng task force, klaro. Okay. Nakadilaw tsaka naka-black. Okay. So titibagin pala nila ito. Itong parang waiting shed ba to or dating post office.
Kasi lampas siya dun sa 1.5 meters na requirement. Dahil ayun, kung mapapansin nyo, ayun yung kanal. Halos nakadikit na siya. So yung sumobra sa 1.5 meters, babaklasin nila yon, babasagin nila yon. Okay? Bababakin nila lahat. Andun din ang media, ang AVR, andun din lahat. Ito na, babaklasin na nila mga katagumpay. Ito na si Vice. Oh, left-handed pala si Vice. Okay. Go, Vice! Bang malakas ah! Ang ating konsel at vice mayor, nagtulong na. Mike! Ano ma, Mike! Para sa kabuyaw. Ito, pagtutulong-tulungan na nila. Lakas si Kuya Mike ah. Okay. Police outpost ha, hindi pinatawag. So walang exemption talaga. Police outpost pala yon. Okay mga katagumpay, police outpost. Hindi nila pinatawad. Dahil labag sa batas, babaklasin nila. Okay? Walang sinisino dito sa kabuyaw. Okay? Si Vice naman. Sa mga nanonood, ito pong nagbabasag ngayon ay ating pangalawang lunsod na si Vice Lave Opinia. Okay? Hindi lang siya pumupukpok ng batas. Pumupukpok din siya ng mga outpost. Ganyan kasi pag ang ating pangalawang lunsod dito sa Kabuyaw. Bingga na yan. Okay, sub naman, sub. Siyempre, nakakaapo nga naman yun. Si Attorney Randy, nandito din mga katagumpay. Tutulong-tulong na sila. Siguro mga ilang oras to kasi masyadong malaki yung outpost. Sabi daw ni Mayor, siya muna daw yung Mayor. Tulong-tulong na ako kasi nakakapagod nga naman. Sir Jerome Chow. Right. Sir Jerome Chow. Ito yung maganda dyan mga katagumpay. Pinaplano nila. Mabuti. Hindi basta-basta, together with Attorney Randy, yung mga lugar na dapat nilang galawin at hindi basta-basta. Okay?
May mga ilang lugar na daw na binisita na. Okay, pero kailangan i-check pa rin. Okay. Ito yung kagandahan dito mga katagumpay. Si Vice ay napaka-busy na tao pero sa kagustuhan niyang tumulong, sumaglit muna siya doon sa venue ng clearing operation dito sa Kabuyaw. At aalis na rin siya dahil maraming siyang gagawin pa na mas makakabuti para sa Kabuyaw. Okay? Sila yung mga nangunguna dito. Okay? Ibang klase yung tulong-tulong sila. Iba yun eh. Magkaiba yun sa individual, tapos sa tulong-tulong. Pag tulong-tulong kayo, mas maganda. Okay? Namimaintain yung traffic at hindi ganun ka-traffic sa lugar. Dahil kasama din nila yung mga traffic enforcer natin, yun ang magandang bagay. Okay? Tapos may media, naka-live sila para malaman ng buong Kabuyaw ang mga nangyayari. Okay? May mga ilang-ilang pulis din para kung may ilan man na manggulo or mag-amok ay may kokontrol doon sa lugar. At syempre, para marespeto din yung mga tao. Okay? Okay. Alis na muna si Vice. At may mga kailangan pa siyang gawin. Yung mga matitira sila Sir Rudy and... Okay, stop na natin. Stop. So, mga katagumpay, malaking bagay itong nangyayari sa ating lungsod. Lalong-lalo na yung mga ating karatig na lungsod tulad ng Santa Rosa, Binyan, Kalamba, dahil sabi nila ay lahat ng yon ay sumusunod kay Pangulong Duterte. Ang magandang bagay pa nito, malaking impluensya din kasi yung nagawa ni Mayor Isko Moreno. Dahil, well guys, ang isang tao kasi na galing sa hirap, mga katagumpay, ay alam yung mga pangangailangan ng mamamayan. So, isa din siya sa masipag at magandang bagay din yung nakikita siya sa social media at hindi man ginagaya, pero yun naman talaga ang dapat gawin. At sumusunod lang tayo sa batas ni President Duterte. So yun lang mga katagumpay. Masaya ako dahil nandyan pa rin kayo, sumusuporta sa akin. Quick review lang ito. Quick reaction lang to sa video dahil hindi ako nakasama doon sa clearing operation sa Banlik. At asahan nyo na marami pa rin tayong pag-uusapan na more about dito sa Kabuyaw, kung ano ba yung mga nangyayari. At maraming salamat. And please continue supporting me. Maraming salamat po. And this is your man, JTV again. Hingang malalim. And peace out.